Again and YouTube thumbnail, a tutorial video this 2022. Hi guys! So, nandito po tayo. Nag-upload po ako ng aking YouTube video dito sa YouTube. So, paano po natin siya malalagyan ng thumbnail? Ito po yan, yung mga nakikita nyo dito. Yung mga magagandang thumbnail na may picture ko po. So, yan. So, dito kasi nasa processing period pa yung aking YouTube video. Wait po natin yan. So, gagawa po tayo ng magandang or mag-upload tayo ng magandang thumbnail. Ito po yung mga unang picture na nakikita po natin. Once na nag-view tayo sa YouTube, nakita po natin, may mga maganda po na title, na meron po ng tao, kung ano yung content nila, ayun po yung ating ilalagay. So, napakasimple lamang po ng process. So, napakadali sa mga baguhan dito sa YouTube. So, ino-offer ko lang po itong tutorial to for beginners na magkaroon kayo ng step-by-step process paano tayo maka-change ng thumbnail or makapag-upload ng ating thumbnail sa YouTube. So, yan, processing has started. So, i-visit naman natin ang ating YouTube studio. Dapat meron kayong YouTube studio to edit your video po, to upload thumbnail. Nandun yung mga iba pa pong mga dapat niyong i-fill out. So, punta tayo sa YouTube studio ko. So, meron po akong YouTube studio or the YT studio. So, dito sa YT studio, nandito po lahat ng ano nyo, videos nyo. Dito nyo makikita yung dashboard nyo. Ayan, nandiyan ang dashboard. So, dito, hintayin natin on process pa yung ating in-upload kanina. So, dito sa ating content, ayan, nandito po yan. Dito tayo mag-click mamaya. Wait lang natin matapos. So, still processing pa po siya. So, wait po natin. So, iyan mga guys. Nakita po natin na na-upload na po ang ating in-upload na video sa ating YouTube account. Entitled G-Credit ng GCash. 3,000 credit limit. Naging 6,000 po. Ayan po yung title ng akin. So, let's proceed. So, you're going to click the dashboard account. Ito yung dashboard sa may baba po. I-click po natin yan. And then, dito sa content, sa taas, or pindutin din po natin yung content, pwede rin yan dito. So, dito sa ating content, nandito yung mga list of videos na uploaded na po sa YouTube. I-click lamang po natin tong bilog sa may na to. Yan, click it. And then, madadirect ka na sa iyong video. As you can see, meron po siyang video sa taas. Nandito po yung pencil icon. Sa taas, pindutin po natin yan, sign off editing. Ayan. So, pwede po tayo dyan mag-edit ng description, ng mga kung ano-ano pa, ng tags. Pero, ang purpose po natin is to upload the created thumbnail natin for this video. So, click natin tong isang pencil uli na to. So, yan. As you can see, nandito tayo sa edit thumbnail ng YouTube using our mobile phone. Napakagandang gamitin talaga nito. Even mobile phone po, nakakapag-create ako ng isang video, nakakapag-upload ako ng isang magandang thumbnail, nakakapag-create ako ng isang magandang thumbnail. So, dito po, makita po natin yung custom thumbnail. Ito po, pwede na rin naman natin itong pindutin yung isang first part ng ating video. Ito po yun, yung pinakita nyo sa kabila. Pero, mas maganda kung gagawa tayo. Dito, pipili po kayo dyan sa apat na yan kung ano po yung gusto nyo ilagay na thumbnail. But for me, I want a custom thumbnail. Yung ginawa ko po kanina. So, pindutin po natin. Ito po siya, nasa aking gallery. Na-capture na po from KineMaster. Ipipindutin nyo yan. Ayan. Mamabago na po yan. So, ang gagawin po natin, i-done nyo lang yan. So, click done. So, as you can see, nandyan na yan. And then, i-save mo. Pag once na na-save yan, automatic na yan na mapupunta ka dito sa dashboard mo. Makikita mo, ayan, nandito na po ang ating in-upload na stunning thumbnail para po sa ating video. Ganun lamang po ang process on how to upload or change your custom thumbnail ng creative video mo na in-upload mo sa YouTube. So, I hope po nagkaroon kayo ng additional ideas or knowledge on how to use it po. So, ganun to lamang po yung simple video na
ginawa ko para at least mas maintindihan niyo po ng klaro and ma-adapt niyo and ma-apply niyo sa mga videos na i-upload niyo sa YouTube. Thank you for watching and have a good day po, and this is Erlene. Bye!